Hello mga beshi, samahan nyo po magdo-donate tayo ng dugo. Unang proseso, kailangan nyo po mag-fill up ng form. May mga katanungan po sa form. Pagkatapos po nyo mapirmahan yan at pagkatapos nyo ma-interview, ayan na po, kukunan po kayo ng blood sample. Dito natin malalaman kung sa araw na ito ay pwede kayong makuhunan ng dugo or pwede kayong mag-donate ng dugo. Ayan na po, pipisili na po yan. Palalabasin yung dugo at ilalagay nila ito sa parang solution. Kapag lumubog yung dugo mo, ibig sabihin, pwede kang mag-donate. Pagkatapos po niyan, ay kukunan kayo ng timbang. Ayan na po. Pagkatapos niyan, ay ibibipi kayo. Nasa 190 over 85 yata ako. Pagkatapos niyan, i-check ng doktor ang inyong baga kung kayo po ay pwedeng mag-donate. Ayan. Pagkatapos po niyan, pahihigain ka na nila, lilinisin yung parte kung saan kukunin ng dugo, tas tutusukan ka na ng malaking karayom. Ako lang ba mga beshies yung donate ako ng donate ng dugo? Actually, pang 25 times ko na to, pero takot na takot pa rin ako sa malaking karayom na yan. Alam nyo ba, habang tinutusok yan, nag-iisip na lang ako na kumakain ako sa masasarap na restaurant, habang pawis na pawis ako dyan. Pero mga beshies, napakaganda po ng benepisyo na to. Unang-una, halimbawa, ako na nagdo-donate ng dugo ay nangangailangan ng dugo. Kapag lumapit ako sa Red Cross, uunahin nila ako. Kasi nga, alam nila at may listahan sila na ako ay nagdo-donate. Pangalawa, yung mga kamag-anak mo, yung anak mo, kapatid mo, pwede mong ipahiram yung card na yan na bigay ng Red Cross. Uunahin din sila sa pila. Pero lahat po yan ay merong bayad. Pangatlo, kapag lagi ka nagdo-donate ng dugo, nalilinis ang dugo mo sa katawan. Nagiging maayos ang pagdaloy ng dugo. Nagiging maayos ang pagdaloy ng hangin sa ating buong katawan. Ayan po ha, nasa 25 or 26 na po ako nagdo-donate ng dugo sa Red Cross. At paunawa lang po ha, voluntaryo ko lang ito. Ibig sabihin, voluntaryo ko po itong ginagawa. Walang kapalit po to ha. Ibig sabihin, kumikilos ako dahil gusto ko at dahil gusto kong makatulong sa ibang tao. Ayan po. Friendship ko na po yung mga taong na nandyan sa paligid. Lagi nila ako nakikita every 3 months na nagdo-donate ng dugo. Ayan, tandaan po natin kapag nagdo-donate tayo lagi, nasa 5 minutes or 6 minutes lang, tapos na. Katulad ko. Lagi ako nagdo-donate kaya mabilis na po proseso yung dugo ko. Mabilis na lumalabas sa katawan. Kapag baguhan ka pa lang, nasa 10 minutes or 15 minutes ang tinatagal ng pagkuha ng dugo sa'yo. Ako, 5 minutes lang, okay na eh. Pagkatapos po niyan, ayan na po, hihinga na tayo ng malalim kasi kukunin na naman yung karayom. Sasabihin sa akin ni ate, inhale, exhale ha, bubunot na ako. Ayan, di ba, napakalaki, napakagaling po nila. Walang sakit-sakit yan. Mas masakit pa nga yung kagat ng langgam. Ayan po, patuloy nyo po akong suportahan po sa aking FB page. Hanapin nyo lang po ang bagong silang Balam!